Nasa bag mo lang pala yung wallet mo eh. Marga, we're friends, diba? If you wanted me to treat you, sana sinabi mo na lang. Especially since magkano lang pala yung laman ng wallet mo. Marga, sorry. Nahulog mo kasi to sa restroom. Hindi ko nahabol sa'yo. Umalis ka kasi agad eh. Take this. Why? Just take it. Para to sa binigay mong pera kanina. This is real gold. This is more than enough sa binigay mo. Hindi ako nanghihingi ng kapalit, Marga. I know, but I don't care. Sinabi sa akin ni Mommy na dapat never ako magkakaroon ng utang na loob sa kahit na kanino. And you're not an exception. So just take it. Then say thank you. Sapat na sa akin yung Marga. Thank you. Mondragon ka ba talaga? Ano yung sabihin? Well, pansin ko kasi para sanay na sanay ka magtrabaho. Para naman hindi ka mayaman. And imposible din naman na wala kayong servant sa house niyo. Wala kaming servants. Angels, meron. Tinutulungan nila kami maglinis, magluto, maghugas, basta lahat. Part na sila ng family namin. So, pinagtatrabaho ka sa bahay niyo? How cruel! Sabi kasi ni Mama, kahit na may kaya kami, dapat hindi ako maasa sa iba. Kasi, paano kung isang araw wala na sila sa tabi ko? Paano na akong kilos? God, we're finally done. Volunteering. anyways, oh, kailangan ko ng uwi kasi baka wala akong makuha ang kapawi eh. Sumabay ka na sa akin kasi susunduin naman ang kanilang rene. Oh, Cassie. One thank you a day lang. Marga? LJ? Ikaw ba yung nagbanda dun sa woes school natin? LJ, hindi mo kailangan matakot. Magkaibigan tayo. Gusto ko lang malaman yung totoo. Ikaw ba? Bakit mo ginawa yun? For revenge kay Marga. Alam mo naman siguro kung paano niya ako binuli. Kung paano niya sinira yung buhay ko. Dahil sa insecurities niya. Gusto ko lang gumante kasi. Ang ginagawa mo! LJ, naiintindihan kita. Pero mali yung ginawa mo eh. Kung hindi mo na sana ginawa yun, hindi na sana lumaki yung gulo. Kung naman alam na madadamay ko, I'm sorry. Kung totoo nagsasorry ka, sabihin mo yung totoo, LJ. Ate, kuya, halipo kayo. Tikman niyo po ito, Romina's corn beef. Naku, ang bango-bango. Romina, ano nangyayari? Tinudumog nila tayo. Gusto niyong tikman? Ang bango, di ba? Oo, naalala ko kasi dati. Kapag nag-i-enjoy si Cassie sa pagbabasa, ayaw na niyang kumain. Kaya ang ginagawa ko, nagluluto ako para pinapaamoy ko sa kanya yung niluluto ko. Yun, nakuha ko yung atensyon niya. Ganun din nangyayari sa atin ngayon. FaceTime? Nadia, but it's so late na. Tomorrow na lang. Makita din naman natin yung isa't isa sa school. Are you avoiding me? No, I'm not avoiding you. I mean, why should I? Bakit ang dilim? Hello? 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 Wala yatang signal. Bye. May signal naman ako ah. Puno nga eh. Dito? Hindi mo sinabing dito ka nakatira, no? Kapag sinabi ko yun, hindi na nila ako magiging friend. Totoong kaibigan, kahit anong ka pa, tatanggapin ka nila. Why would you ask help kay Lolo Dad? Daddy mo naman siya eh. Tsaka, he's rich. Dahil pinagpalit niya na tayo kina Cassie at Romina. Mukha namang mabait si Cassie. Paano mo naman nasabi yun? Kasi tinulungan niya ako doon sa punishment namin sa school. Just because of that? Well, marami pa, Mommy. And
na-realize ko na dami pala namin similarities. Stop. Stop talking about that family. Ayoko na marinig pa mga kwento na yan. What are you looking at? Si Marga. Marga, tara, pasok tayo. Wait. Gusto ko malaman kung ano nangyayari. Gusto ko malaman kung bakit nila ko tinitignan na para akong may sakit. Wala yun. Gusto na personally ka na. Marga, Purita. Purita. Anong sabi mo? Marga, lika na. Shut up, Cassie. Akin na nga yan? Saan mo ito nakuha? Sinad sa group chat by an anonymous number. Why? Naka-hide ba yan sa'yo? Marga, Purita. No! Hindi ito totoo! Akin na yan! Akin na yan! Marga, just leave it! Huwag ka mag-contact ko sa kanila! Ikaw lang kaya alam na secret ko! Ikaw ba nagkalat? Ha? Ikaw ba nagkalat? Hindi ka nila gawin yun! Kung makikita niyo with our sales report, during the morning, we are most likely the same with our competitors. But in the afternoon, with a large scale of customer engagement with our marketing team, hindi lang triple ang tinaas ng sales natin. Maskin sa ibang produkto natin, tumaas din ang production sales. Now, imagine if we can do this sa lahat ng pinagbagsakan ng production natin. Naiintindihan ko ang concern mo, Mrs. Galvez. Pag ganitong project, malaki ang budget. Pero nakita niyo naman, ito na ang pinakamalaking gains natin kung sales lang naman ang pag-uusapan. Gusto nating manalo. Gusto natin talunin ng mga competitors natin. Pero paano mangyayari yon kung hindi tayo marunong tumaya? Inako, Savannah. I need to power your kitchen. Grabe ang kitchen. Ang tumi-tumi, nakakadiri. Oh my God! Oh my God, Mommy! Sinabi ko na yan kay Mrs. Bartolome. Nagtamo ng second degree burn at fracture sa binti ng pasyente. Unfortunately, mukhang matatagalan pa bago makapaglakad si Carlos. Ano? Hanggang kailan? Hindi ako pwede maging imbalido. Dok, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ako ng pamilya ko. Huwag ka mag-alala. Pansamantala lang naman yon. Hanggang sa maghila na baling buto sa binti mo. How are you? I'm okay, Dad. Pero si Carlos baka matagalan pa bago makapaglakad ulit. Gusto ko sana kitang tulungan, pero tinatanggap ko na, Dad. Tinatanggap ko na yung tulong mo. Mommy, dito na ba tayo titira? For now, anak. But we'll see. Hi, Marga! Marga, Daniela, Carlos. Welcome home. Thanks, Dad. Wow! Are these yours? Yes, bigay ni Mama and ni Daddy. Pero karamihan regalo sa akin ng friends nila eh. Ang dami mo palang designer bags. Bakit di mo ginagamit? Eh, yung important na naman kasi sa akin yung books ko and yung art supplies. What a pity. Kung sa akin na sana napunta lahat to. May I? Sure! Bagay ba? Oo. Ganda sana pang gimmick. Sayang, di mo ginagamit. Gusto mo bang gamitin? If you want, pwede kay Perem sa'yo. Really? Oo naman, Marga. Family tayo. What's mine is yours. Luluto pa ako. Sige, magdamit ako. Ano ba yan? Chop suey. Chop suey? Mm-hmm. And what else? Kilala kita, Daniela. Baka imbis na magkaayos kayo ng daddy mo, lalo lang kayo magkagalong.
I promise, hindi ako manggugulo. Basta hindi ka lalapitan ng Romina na yun. Umakasin mo lang, Daniela. Carlos, ang APS hindi nag-evolve. A pest will always be a pest. At yung Romina yan, nag-iingat lang ako. Bahay nila, Romina, to. Imposible ang gusto mo na hindi kami magkita. Hindi ako manggugulo. Basta ipangako mo lang sa akin na ako lang ang mahal mo. At yun ang ikatatahimik ko. Bakit ba parang atat na atat kayong paalisin kami dito sa bahay, Dad? Oh, no. Kasi you gave me the impression na you don't want to stay here too long and you want your own place. Bakit naman? This is my home. And I can stay here forever if I wanted to. Then stay, Ate Daniela. Malaki naman po yung house eh. At siya po masaya kasi magbubuo na tayo. Really so nice of you, Cassie. Thank you. Paano ba yan, Romina? Gustong-gusto kami ni Cassie dito. I hope that won't be a problem for you. Sure. Why not? Sabi mo nga, bahay mo rin to. You can stay for as long as you want. Hanggat walang gulo, kaya siguro natin mabuhay ng mapayapa. Katulad mo, medikuloso din ako. At katulad ng kusinang to, ayoko ng madumi. Namimili din ako ng makakasal yung mukha ko. Hindi mo naman kailangan tanggapin. Sapat na sa akin na hindi ka gumawa ng gulo sa pamilyang ito. Kung gusto mong matahimik tayo pareho. Yun lang ba? I can try. But I can't promise. Marga, alam mo ba kung bakit mag-aaway si Mama pati si Ate Daniela? Na-curious na kasi ako eh. Lalo ng dinner, halatang nagkakasagutan na sila. I don't know din eh. But dati, na-curious ako kung bakit hindi tayo magkasama. And sa pagkakaalala ko, nung nagkaisip na ako, galit na talaga si Mami sa inyo. Nagtanong na kasi ako kay Manang Esther pati kay Tito Neil, pero hindi naman nila ako sinasagot. Pwede mo bang tanungin sa Ate Daniela? Of course not! Gusto mo pa ba madami pa tayo sa away nila? Hindi, ayoko. Then let's just mind our own business. Huwag na tayong makigulo! Ay! Marga! Ice cream, halo-halo. Ikaw, Marga, anong gusto mo? For what? After school treat. Kasi pag sinusundo ako ni Daddy, lagi niya akong dinadala ng merienda. Or minsan naman, lumalabas kami. Yan ang reward ko kay Cassie para mas galahan siya mag-aral at bonding na rin at the same time. Kaya din ba ng Daddy mo kayo mag-bonding? We go out sometimes. Pero hindi kasi masyado mahilig si Daddy sa kikay stuff, so mas close ako kay Mommy. Okay. Kung ganun, hindi sumama ka na sa akin. Ice cream? Halo-halo. Ice cream? Carlos! Carlos, ayos ka lang. Bakit ba pinipilit mong tumayo? Lalong lalalay ang kalagayan mo. Romina, salamat ah. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? May dapat ba tayong pag-usapan? Yung tungkol sa atin. Medyo marami-rami ang kasalanan mo sa akin. At humihingi ako ng tawad sa lahat ng yan. May magbabago ba? Kahit patawarin kita, wala na si Nanay Carlos. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko sa nangyari, Romina. Hindi na mababago noon ang mga nangyari. Pero hindi bale. Nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil kung hindi mo ako sinaktan, hindi ako maging ganito kasaya na kasama ko sina Robert at Cassie. Kaya Carlos, kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo, huwag mo na ulit ungkatin ang tungkol sa atin. Dahil hindi ako papayag na sirain mo na naman ang pamilya ko ngayon.
What the? Bantayan mo asawa mo. Itali mo kung gusto mo. Kung ayaw mo ulit siyang mabalian ang buto. Pati pa naman asawa ko, parang balak pa atang ahasin babaeng yun eh. Well, that's what you get sa pagtira mo sa bahay nila. Bakit naman kasi hindi na lang kayo umalis doon? Pag yan nagtagal, baka masungkit pa niya yung asawa mo. Hindi ako aalis ng bahay, Savannah. Lalo na ngayong na-realize ko kung gaano kalaki ang mawawala sa akin. And you have the same rights ng anak niya? See? That's ridiculous! Lahat ng mga pinaghirapan ng mami ko, lahat ng mga tiniis ko kay dad, lahat ng yun mapupunta sa mag-inang yun na hindi naman Mondragon. You should have realized this sooner, Dani. Hindi ngayong walang-wala ka na. Ngayon tuloy, wala ka nang magagawa, hindi mo na maprotektahan kung ano ang dapat sa'yo. Hindi pa tapos ang laban, Savannah. I will find a way. Hahanap ako ng paraan para tuluyan ang mawala ang mag-inang yan sa landas namin.